So, hello guys. Itong vlog na to, pinag-isipan ko talaga to kung gagawin ko ba dapat. Dahil sabi ko sa isip ko, may dapat ba akong ipagpasalamat sa 2020? Hindi ko dapat to gagawing vlog na to. Pero sabi ko sa sarili ko, gawin ko na to. Maging proof na lang din to na na-survive ko ang 2020. Ilang araw ko na to pinag-iisipan kung gagawin ko ba siya or sa birthday ko na ako mag-a-upload. Dahil hindi ko talaga alam kung may dapat ba akong ipagpasalamat sa 2020. Kanina pagising ko, parang may bumulong sa isipan ko na maging thankful ka pa rin dapat sa 2020 dahil kahit mahirap yun para sa ating lahat, kinaya natin pare-pareho. Ito na yung time na yun at finifilm ko na ngayon. Kung nakangiti ka ngayon, kagaya ko, ngitian lang natin yan dahil kailangan lang natin ngumiti. Diba? Narealize ko na ang dami dapat na ipagpasalamat sa taong 2020 kahit mahirap. Actually, talagang pinagandaan ko to dahil nagsulat talaga ako kanina kung ano ba yung mga pinagdaanan ko nitong 2020. So, ayun, isha-share ko sa inyo yung kada buwan ko nitong nakaraang 2020. So, month of January muna tayo. Ang New Year ko ay, of course, hindi ko kasama ang mami ko. Nandito siya sa New Zealand. So, mga hindi nakakaalam, ako po ay laki sa broken family. Hindi ko ikakahiya yun na ako ay laki sa hiwalay ng mga parents dahil hindi ko na problema yon ang mahal na po-provide nila yung pagmamahal na kailangan ko sa kanila. So, ayun, celebrate ng New Year kasama ang family ko sa mother side at father side. After ng New Year, of course, ang nilulook forward ko lagi nun, syempre, yung birthday ko. Na hindi ko inasahan, wala akong alam, nagplano ko ng party nung araw na yon at ang plano nun ay magpapakalasing lang ako dahil gusto ko sumaya. Nagulat ako dahil nagpe-prepare kami nung umaga, nagluluto, ganyan-ganyan. Nagtatahulan yung mga aso namin as in sobrang wild ng tahol. After 3 years, hindi ko kasama si mami. And bigla siyang dumating nung mismong birthday ko. Sobrang sarap sa pakiramdam na mamit ko yung mami ko ulit after 3 years. Next naman na nangyari sa January ko ay nagpunta kami sa Singapore. Yung pagpunta ko sa Singapore kasama si mami, ayan yung una kong labas ng Pilipinas. Sobrang happy ako niyan kasi sinurprise na naman ako. Yun nga, meron kaming flight sa Singapore. Di na kami nagtagal sa Singapore. Siguro mga 3 days lang kami doon dahil nag-i-start na yung COVID. Thankful pa rin ako dahil year 2020 nakapag-travel ako sa labas ng bansa natin. Ano pa ba nangyari sa January? Ayun, birthday ng daddy ko. Month of February na, para ako nag-i-storytelling, no? Umalis na si mami, pabalik dito. 1 month vacation lang siya sa Pilipinas. And ano pa ba nangyari sa February ko? Date with friends nung Valentine's. Valentine's lang naman ang usually, kapag mga normal na araw, pumapasok lang ako ng school. Normal na araw, aral, ganun, pasok ng school. February 14, Valentine's Day, nagsamgipsal lang kami ng mga kaibigan ko at ni, ano, basta yun. Pagdating ng March, basta first week of March, parang sinuspend yung klase and sabi, suspended daw ng for 1 week. So, hindi ko inasahan na magtatagal lang sobrang tagal hanggang sa nag-total lockdown na, no. Bago tayo mag-lockdown, 2020 is the year sana for my golden squad dahil magbablog na sana ako kasama sila. Kaso sa isang iglap dumating ang paepal na COVID. Kala ko yung binuo kong squad na golden squad ay magkakaroon ng malaking parte sa vlogging career ko. Kaso sinira ng COVID. Pero ang naging last bonding namin ng golden squad ay first week din ng March nung nagka-suspended na ng klase. Wala pa kaming alam sa virus noon kaya kumain kami ng samgyup sa Mall of Asia. Sobrang rami ng tao kasi nga nag-suspended ng klase. So ang daming mga nagpunta, napakain lahat ng tao. Wala kaming alam noon, wala kaming alam na merong chance na mag-lockdown. March 14, tinawagan ako ni mami umagang-umaga. Madaling araw, sabi niya, kailangan mo na magpunta dito. Kailangan mo na mag-flight bukas. Kasi ibubook ko na yung ticket mo ngayong gabi. Nagulat talaga ako kasi hindi naman nakaplano this year. Hindi naman nakaplano this year na magpunta ako dito sa New Zealand. Dahil magtatapos muna ako ng college ko sa Pilipinas dapat. Kailangan ko na daw magpunta dito dahil lumalala na yung cases sa Pilipinas. Ayoko naman mag-alala yung mami ko. Andito na ako ngayon and para maiwasan na din yung pag-alala, mas okay na magkasama kami ng mami ko. Kasi syempre, iba pa rin yung concern ng mami eh. Iba pa rin yung concern ng friends sa concern ng isang nanay. March 15, nag-flight ako papunta dito sa New Zealand. Dumating ako ng March 16,
dito sa bahay namin. Pagkarating ko dito, naka-quarantine ako ng 2 weeks. Actually, itong kwartong to ang naging quarantine facility ko pagdating ko dito. Andito ako sa 4 na sulok ng kwarto na to. Pagkain ko dinadala lang dito. And after 2 weeks, wala naman ako mga naging symptoms. Hindi ako inubo, hindi ako nahirapan huminga. Ang nangyari lang sa akin nung naka-quarantine ako ng 2 weeks, sobrang ginaw na ginaw dahil mag-winter na kasi noon nung March. Yung 2 weeks na yun, parang yun na rin yung time na nag-adjust ako sa weather, nag-adjust ako sa oras. After ng 2 weeks ko, nag-announce ang New Zealand na lockdown ang buong New Zealand. Akala ko may chance ako na makalabas, kaso nag-announce ng lockdown. Wala rin. Wait, tumatawag si Aaron. Kaway ka, dali. Yes. So, ayun, tumawag si Aaron kasi lagi kami mga magkakakol niya. Si Riza, Diary, Aw, si Xerxes. Lagi kami magkakausap habang kumakain, sabay-sabay kami sa video call. Hanggang sa dumating na nga rin yung time na nakabuo kami ng quarantine squad. Noong mga panahon na yan ay naka-quarantine lang ako. Month of April, nag-comeback ako sa YouTube ng, ayan, April 23, 2020. So, ayan yung comeback ko. Ayan na, ayaw na mag-comeback nung focus. Month of April, nag-comeback ako sa YouTube and naka-lockdown pa rin yan that time. So, ang dami ko na-realize that time na importante na gawin ko na yung mga hindi ko nagawa before. Kasi, alam niyo, nag-start ako ng YouTube channel 2017, pero hindi ako tuloy-tuloy mag-upload. Kumbaga, hindi ko siya kinarir masyado. Pero, alam niyo, may mga nanonood naman. So, naisipan ko nitong 2020 na mag-vlog ulit. Baka kasi sakaling meron pa akong ilabas bilang isang aspiring YouTuber or vlogger. So, subscriber ko pa lang ata niyan ay nasa 100 plus or 200 plus. Yun, after niyan, nagkaroon ako ng mga vlogs every week. Bata pa lang ako. Hindi pa ako teenager. Ang hilig ko na mag-video. Gusto ko yung nag-video ako. Binivideo ko yung sarili ko. Pagdating ng May 2020, na-lift na yung lockdown dito sa New Zealand. So, wala nang lockdown ever. As in, wala na talaga. Nalabanan yung virus na pigilan yung pagkalat. Naagapan talaga as in. Sa lahat ng mga viewers ko dyan, mag-ingat pa rin po tayo. Kami dito, mag-iingat rin. Pero dito kasi, hindi na kami nag-face mask. Hindi kami nag-social distance. Wala po kaming ganun dahil nga, wala na pong COVID dito. Pagdating ng month of June, dito na ako nagkaroon ng chance mag-travel. At first time ko rin, makakita ng snow. So, sobra. First time ko nakakita ng snow. First time ko makakita ng bundok na may snow. Pagdating ng month of July, ako ay ginambala ng isang napakalungkot na balita dahil namatay yung aso ko na si Mariah. Golden Retriever dog ko siya. And yun, hindi niya na ako inantay umuwi. Sobrang iyak ko noon habang ine-edit ko yung aking mga travel vlogs. After ng July, ito na. Nag-start ako ng online classes. Nag-enroll pa rin ako sa STI ng online class. Tinry ko lang ang online class kasi umasa ako na baka mamaya face-to-face na klase na and uuwi na ako agad. Kaso, paano ko uuwi? Sarado nga yung mga borders. Di pa rin ako makaka-uwi. So, yun. Sa July rin pala, celebrate kami ng birthday ni mami at nagkaroon kami ng vlog, yung Pinoy Henyo. Ayan. Thankful ako na nangyari yan. Month of August, wala rin masyado nangyari. Upload lang ng vlog, upload lang ng content. Thankful pa rin ako kasi nag-grow yung channel ko. Dito ko sinelebrate ang aking 1,000 subscribers. Achievement na yun sa akin dahil almost 4 years na nagbablog. Nagbablog ako nun before na ang subscribers ko lang ay 98, 50, 75. Di ko inakala na dahil tinuloy-tuloy ko nga itong pagbablog simula nung April 2020, nakalikom ako ng 1,000 subscribers. Sobrang thankful ako dahil nangyari yan sa 2020. Ang hirap maka 1,000 subscribers na ikaw lang yung nagpo-promote. Alam nyo na ibig sabihin ko, I mean, all by myself. Sana lumaki pa, yun lang ang wish ko. Month of September, actually, ito yung medyo nalungkot ang buong YouTube community sa pagkawala ni Queen Lloyd Cadena. Isa siya sa mga nag-influence sa akin mag-vlog ngayon. I'm sure happy si Lloyd ngayon dahil ang dami niyang nakikita ng mga taong na-inspire niya, katulad ko, sa pag-vlog. Pagdating na October, napaisip ako na naiinip na ako, hindi pwedeng mag-YouTube lang ako na mag-YouTube. Hindi ko naman to dapat i-full-time. Itong YouTube, kinoconsider ko lang siya na part-time. Pagdating na October, nag-apply ako ng work, na-accept naman. Thankful ako dahil
nagkaroon ako ng work. Month of November, na-meet ko si Kuya Kimpoy Feliciano. Isa siya sa mga nag-inspire din sa akin para gawin to dahil very thankful din ako na na-meet ko siya ngayong 2020. Instant na na-meet ko siya because of Ate Kira. Thank you, thank you. Alam rin ni Kuya Kimpoy na nagvo-vlog ako. Ang dami namin na pagkwentuhan ni Kuya Kimpoy about sa pagvo-vlog habang katabi ko siya at kausap ko siya para ako nanonood lang ng video. Total influencer si Kuya Pao. Month of December, first time ko magpasko dito. Yun, party-party ulit. Sobrang happy dahil kahit papano nakalimutan yung lungkot. Thankful ako. Thankful pa rin ako dahil mayroong mga tao katulad nila na i-welcome ka nila na buong buo. Ayun, so medyo ang vlog natin ngayon medyo chill lang at medyo serious. Ito ay parang looking back sa nagdaan na taon. Kahit mahirap, kahit may mga gabi na umiiyak tayo, sobrang daming nawalan, sobrang daming nagkalayo, sobrang daming naging malungkot, sobrang daming naging trahedya, sobrang daming nangyari sa 2020. Yun, umaasa ako na maging maayos ang 2021 nating lahat and sana wala nang kahit anumang trahedya ang mangyari. Dasal lang tayo palagi. Claim it. Let's claim it. 2021 is a better year for us. Kung napapanood mo itong video na to hanggang sa dulo na to, congrats sa atin dahil survive natin ang 2020. Naiinis ako kasi nag-outro na nga lang ako para pumutok pa yung pimple ko. Diyos ko, new year na new year, new pimple. Ay nako. Yeah, let's claim it na malalagpasan natin itong 2021 na walang problema, na walang mga trahedya na mangyayari. Sana magkasama-sama na tayo lahat. Nagdudugo yung pimples ko. New year na new year, may tigyawa tayo. Ayun guys, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe syempre. Kita-kita tayo sa next vlog. Bye-bye!